Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin ngayon itong ngaw-ngaw ni dating Pangulong Duterte regarding dyan sa gentleman's agreement. Okay? At yung kanyang paglalait sa edukasyon ng PBBM. Okay? At dito ho, maririnig nyo ang kanyang pag-amin at pagdawit sa mga militar. Pero bago po tayo magsimula, batiin ko lang po si Mr. Esmenio Rondal ng Barangay Napo Badoc, Ilocos Norte. Pagbati po mula po sa aking kaibigan na inyo pong daughter-in-law na si Jonaline Teham Rondal and kay Marge. Happy birthday sa iyo, madam. Yan. Okay. So, and also kay Mark Loria, shout out po sa you sir, nag-PM sa akin to, nagtanong kung kamusta na ako because in the past 2 days, wala po akong content. If I'm okay lang naman daw. Salamat po sa pag-aalala at sa inyo rin po na naghanap sa atin. No? Maraming salamat rin sa Diyos na wala namang nangyari, hindi talagang problema lang sa kuryente, kaya hindi ako nakapag-content sa Batangas. Okay, so ngayon, pakinggan po natin itong ngaw-ngaw ni dating Pangulong Duterte, ang panlalait, at pag-amin niya po at pagdawit sa mga militar sa kanyang gentleman's agreement with you. I will educate you. Hindi akin yan lahat. Tangin ang buhay. Ito kala ko ano sasabihin eh. Sino kasama? I cannot make a move relative to the security of the country without asking the military and the national security council. Ayun. Inamin na, di ba? So, hindi raw siya po pwedeng gumawa ng anumang mga hakbang. Unang-una, hindi daw po lahat yan sa kanya. Ibig sabihin, hindi lang ako ang nagdesisyon. Ngayon, ang sabi niya rito, hindi ako pwedeng gumawa ng anumang mga hakbang ng mga ganyang klaseng mga kasunduan lang ako lang. Pero ano po bang sinasabi ng ating constitution? 'Di ba? Dapat may concurrence ng Kongreso because they're the ones going to evaluate tama ba ang pinasok ng presidenteng ito na kasunduan? 'Di ba? Ito ay hindi makakatulong sa ating bansa. At bago po tayo magpatuloy, please pindot ng ating attendance, yung like button po. Okay, maraming salamat po. Agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga military yan. Diba? Kita yung style ng pagkakapagsasabi niya, diba? Yung agreement na yan, kung totoo, tapos biglang, nasabi ko na yan sa mga military. You should not keep anything secret when you're talking about the national security. Ang mga military nandyan talaga yan. Nandyan man si Anyo. He was my national security advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. Ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. Kung tinawagan mo sana ako, hindi ka makatanggap nito. Ano yung matatanggap dito ni PBBM? Grabe, di ba? Malala ko lang kasi, di ba't merong ang video na lumabas na kung saan? Ito yun eh. Ito ata yun. Ito. There's it turns out we don't know, it is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation, there is no record, there is no, we were not briefed when I came into office. Walang nagsabi sa amin na meron ganung usapan. We're trying to read it up to now because grabe no, syempre walang documentation. Kumbaga nabulaga rito si BBM. No. Una kasi hindi niya pinaniniwalaan 'yan eh.
Kaya nga sabi niya, nawindang siya doon sa nalaman niya na yung ganong klaseng konsepto na tayo nakompromiso. Okay? But in short, nabenta na. Nabenta na sa mga Chino. Kaya kailangan pala panindigan ni PBBM kung ano yung kanyang mga verbal agreement. Okay, with China. And again, ulitin ko lang sa inyo, kahit sabihin pa natin na it is not binding to our country because it was done without the concurrence of Congress, pero sa China, this is valid and binding. Kaya yung simpleng mga palusot, dahil hindi naman bobo mga Chino, kung tutuusin, hindi naman po sila mga bobo. Alam nila kung binubudol lang sila, kung binubudol sila, alam nila yon. But they will hold on your mouth. Diba? Parang isda yan. Nahuli ka dahil gutom ka. Nampainan ka, sinakmal mo naman. Akala mo spaghetti. Hindi pala spaghetti. Bulati lang pala. Oh. Tapos hindi mo na madura-dura. Diba? Kahit sabihin mo lang, hindi mo yan diet, sinabi mo na, sorry ka na lang. Diba? Ganon, yan ang problema ngayon ni PBBM, ang ginawa ni Digong. From the former administration, iba-ibang sagot eh. Sabi ng isang official, dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba. PBBM, ganyan tayo ginagago ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Kasi nga strategy. Yan technique. Tawag dito, grandmaster. So si PBBM mismo nagkawindang-windang dito sa ginawa ni Digong. At hindi lang ni Digong, kung hindi po ng kanyang mga spokeses. Maganda yan. Sabi na iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But, kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung kanyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised in through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Diba? So, yung taong nakikipaglaban, no, kung sinasabi man ng iba, kasi may mga nagbabato sa akin eh, JDB, hindi mo na naintindihan, itong si Marcos Matanda, yung senior, siya ang nagsimula ng kasunduan natin sa China. Yung kanilang pagkakaibigan. Sabi nila. O bakit? Anong ibig yung sabihin? Binenta raw tayo daw ni Apulakay noon. Pero ang kapalit, hindi tayo dadaanin sa dahas para kung saan tayong sumuko. O sige, sakyan ko na lang yan ganyan. Ito ngayon, naman si APBBM, ang nagpa-plancha. Because again, he cannot negate sa ginawa ng kanyang tatay or else sisirain niya ang pangalan ng ama niya. Ang kanyang misyon ay ipakita sa atin kung ano ang karapat dapat na paglilingkod dito sa ating bayan, lalo na sa usapin ng ating teritoryo o ng ating sovereign rights. Na kung saan lahat kasi ng aspetong ginawa ng tatay nito ay sinira ng mga dilawan ng mga kapartido ni Daddy Diggs. Sipin mo, hindi, ganito lang, lagay niyo sarili niyo, kayo presidente, di ba? Tapos magulo ka pulong etong mga to. Di ba? Mawiwindang ka rin eh. That is something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na Malaysia and I asked to see him. Siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, ano ba, sino pang kausap mo? Yun, patay kayo ngayon. Alam niyo, palagay ko hindi ho si Wang Zilian ang ano dyan eh, ang dapat na ipatawag dito. Pero PBBM has no choice. Si Wang Zilian ang naandito. Diba? At mismo rin sa salita ni dating Pangulong Duterte, si Chi ang kanyang kausap.
Now, why is it that the president is saying na sino ba yung kausap mo? Because Wang Zilian is actually representing Xi. But he cannot decide on any matters concerning China, especially the foreign policy. But he's just a speaker or just simply to echo. Yun lang yung papel ni Wang Zilian. Okay, so si Wang Zilian, babasi lang ito sa dokumento. And apparently, may mailalabas silang mga pruweba dyan na mga agreement na yan. Kasi hindi po maghahabol ng ganyan ang China kung wala silang pinanghahawakang katibayan. Eh lalong maganda kung maglabas sila ng resibo, di ba? O, di ko sinasabing meron ha. Sabi ko lang, maganda kung meron pa silang mailabas na resibo. Ha? Talagang kausap, anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano pa ito? Dahil wala kaming record. Okay, may tanong ako sa inyo mga kapatid. Kung para ho ba sa isang presidente, ang isang presidente ba po pwedeng makipag-usap sa isang kapwa leader ng bansa at magdedesisyon on behalf of his country? Diba? In his own capacity, sabihin natin, not as a president but as a civilian. Oh. Alam niyo kasi para sa akin hindi po pwedeng ganun. Pwede niyang gawin 'yon, pero hindi po dapat kasi hindi, sabihin mo natin hindi ito magiging binding legally sa ating bansa, pero dun sa kabilang bansa, 'di ba? Binding sa kanila, patay tayo rito. Iipitin tayo rito lalo na. Kaya ganyang gigil na gigil. 'Di ba ang China? Doon tayo binudol nito. Dahil lang sa isang term lang na kinakatakutan niya, trouble means war. Ayos. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Tama, di ba? Relax. Gusto kong tawaging Daddy Diggs eh. Bakit ba? Yeah, defensive si Digong. Diba? O, balik na natin si Digong. Putang ina ka, hindi ka nakatapos. Sorry. Hindi ko sana ipiplay yung part na yun eh. Kaya nga in-stop ka. Sorry po. Tuloy mo na. Hiya ka pa. Second year college ka lang. Me, dumaan ako sa lahat ng taga foreign affairs. Undersecretary Ingles. Ano? Sabi niya, si BBM second year. Nila, eto, nandito na tayo sa panlalait. Si BBM ay second year college ka lang. Diba? Tapos siya daw dumaan sa binanggit siya ibang mga posisyon eh. Undersecretary. Diba? O, eto ha. Undersecretary Ingles. Oh, diba? Oh, ano pa yung dinaanan mo? Ng taga foreign affairs. Foreign, dumaan ng foreign affairs. Undersecretary in. Oh, naging undersecretary pa. Yes. Si Ambassador Terona. Viana. Si David Dapos. Then si Maria Sison. Doon ako medyo kaya kung mong sabihin, mas marunong kayo sa akin. Alam kong ginagawa ko. Feeling presidente pa rin eh, no? Pasiga-siga talaga. Diplomatic and consular procedure. Master ko po iyan. Dumaan ako dyan. Ano daw? Master kayo sa akin. Alam kong ginagawa ko. Pakulong na to. Alam naman pala yung ginagawa niya eh. Diba? Baka pag ito ho, inaresto na, sabihin nila, matanda na yung Ulyani na yan eh. Diba? Diplomatic
and consular procedure. Master ko po iyan, dumaan ako dyan. Master daw niya yun? Grabe, no? Sana nga, totoo. So, kasali ba pambubudol doon? Alam niyo, hindi kasi, pag sinabi natin na diplomatic, consular, mga ganyan. Diba? Nalala ko na kasi nung college kami, nag-try kaming mag-self-supporting, mag-apply kami sa DFA. Kasi ibang mga classmates namin, naando na eh. So, sabi sa amin, kailangan graduate kayo ng college. Tapos, anytime, kasi yung course ninyo, pasok. So, pwede kayo sa mga consular, mga ganun. Yan. So, sabi niya, dinaanan niya. Pero, alam niyo, may mga kaibigan din ako, foreign relations yung subject. So, ang pinag-uusapan dito is papaano mo, intelligently po dapat ang pag-handle sa pakikipaglaro o pakikipagrelasyon sa ibang bansa na hindi tayo po pwedeng mabalikan dahil sa mga pambubudol. Bagkos tayo po ay makikinabang, maisusulong natin ang ating interes sa security, interes natin sa trade, diba? Sa tourism, pero hindi po tayo ang mapapahamak o ang susunod sa iyo sa susunod na panahon. Kasi anuman ang gawin ninyo at sabihin, panghahawakan ito ng international community. And this is what is happening now. Si BBM ngayon ang binubugbog ng China sa kagagawan ni Digong. Para hindi masisi, kinakailangan niyang pressurein si PBBM. Takutin para maging sunod-sunuran sa kanya. Wala niya, may master's degree pala to eh. Ay nako, Digong. Diba? Kung ito po talaga may master's po dyan, o master na, sabihin natin, dinag-aral lang master's degree. Sabihin na lang natin na doon siya nag-focus. So, ang pangit pala ng kanyang natutunan, pambubudol. Ang totoo po talaga, binubudol niya yung China noon eh. Akala niya kasi ganun-ganun lang. Na pagkatapos niyang bumaba sa pwesto, okay na. Hindi na, wala na. Parang yung wangwang, di ba? Naalala niyo yung panahon ni Pinoy. Si Pinoy naglabas ng kautosan, walang wangwang. Okay. Panahon ni Digong, ano nangyari? May wangwang. Di ba? Panahon ni PBBM, katunayan ko na may wangwang noong panahon ni Digong. Eh kaya nga inutos si BBM, wala na, bawal na uli ang wangwang. Di ba? Ay nako, Digong. Okay, so ito ha, maliwanag po rito. Gentleman's agreement, mga kababayan, ay pinasok ni Digong. Ang sabi niya rito, I will educate you. I will educate you. Hindi akin yan lahat. Umamin. Ha? Pero meron pong mga kasama, kasabwat, o nakakaalam o nakumukonsinti sa kanya. Sino po ang mga ito? I cannot make a move. Ito na. Relative to the security of the country without asking the military and the national security. Okay, so yun. Baliwanag. Tapos sabi niya, tanungin daw kay Anyo kung meron siyang pinasok na ganun. Siyempre si Anyo, kukuha ito ng folder, maghahanap. Tuta ng DFA, walang record. Pero sabi nga ni PBM, di ba, sa interview, walang dokumento. Pero, hindi po kasi natin pwedeng sabihin na ang China nagsisinungaling yan eh. Bakit sinasabing pinaniniwalaan o dapat nating paniwalaan din yung sinasabi ng China? Kasi unang-una, yung ginagawa ng China na pagpipilit sa atin na tayo ang bansa natin ay walang isang salita at dapat natin itong sundin. Alam niyo po kasi, what makes it legitimate, he is actually echoing. Kung ano yung kiniklaim yung sinasabi ng China, pinangangatawa na niya, inginangaw-ngaw ni Daddy Diggs. Diba? Ang tanong, bakit? Oh. Uh-huh.
Ano, sabi ng mga umamin siya pero sabi ng mga DDS at DBS wala daw. Eh umamin na nga eh. 'Di ba? Kaya tuloy ano eh. Alam niyo mga ganyan. Kaya nga naiinis po sa kanila si 'di ba? Ano sabi sa kanila ni Mike Abby dati? Ito ho ah. Aray ko. Ang lutong noon ah. Oh, isa pa. Para doon sa mga makukulit. Sinabi na ni Digong meron. Hindi naman kanya lahat. Ibig sabihin may kasabwat. 'Di ba? Pero ngayon, eh sabihin niyo wala. Oh. Mike. 'Di ba? Kabubuhan 'yun. Okay. Alam niyo na ha. All right, so next topic po tayo. Again, para sa aking kaibigan uli, happy birthday Marge, and then kay Sir Ismenyo Rondal ng Barangay Napo, Badok, Ilocos Norte. Message coming from your daughter-in-law. Yan, magandang araw po. Happy listening. At syempre, sa Sangka Ilocanuhan. Yan, magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig po. Okay, so next topic naman po tayo.